Mainit na balita ngayong tanghali. Anim na buwang rehabilitasyon sa isla ng Boracay sinimulan na. Clean-up operation isinasagawa ngayong araw. Ambassador Renato Villa idineklarang persona non grata sa Kuwait at pinababalik na ng Pilipinas sa loob ng isang linggo. Missionary visa ni Patricia Fox tuluyan ng kinansela ng Bureau of Immigration. Malawak ang kilos protesta inihahanda ng mga labor group sa May 1. Ilang Grab drivers dumepensa laban sa mga reklamo sa kanilang serbisyo, ipatutupad na masking of destination ng Grab tinutulan. At Pangulong Rodrigo Duterte bibiyahin na sa Singapore para dumalo sa 32nd ASEAN Summit. Magandang tanghali, sinimula na ngayong araw ng DPWH ang clearing ng mga drainage sa Boracay. Samantalang patuloy pa rin sa pagtagsa ang mga non-residents workers sa Operation Center ng DSWD upang kumuha ng pamasahe. Mula sa Bulabog Beach sa Boracay, may report si Lalaine Moreno live. Yes, Lalaine? Yes, Ayla, magandang tanghali. Sinimulan na nga ngayong araw ng Department of Public Works and Highways ang mga trabaho dito sa anim na buwang closure sa Boracay Island. At ngayong tanghali, makasama natin live si Secretary Villar about sa plano ng DPWH sa 6-month rehabilitation ng Boracay Island. As Secretary, magkano po ang pondo na budget natin dito sa buong 6-month closure? Meron lang kaming budget, pero i-augment namin yung existing budget. Ang projected cost ng rehabilitation ng road network is about 500 million pesos. Ano po, ano pong plano natin for 6-month na rehabilitation? Saan po uunahin natin? Sa amin, sa DPWH, may plano na kami para ayusin yung road network at i-reclaim yung original 12-meter na right-of-way. So makikita nyo po ngayon, lahat ng structures na nag-encroach sa right-of-way ay dinidemolish na. So pag na-demolish na, pag na-clear na namin yung right-of-way, sisimulan na namin yung construction ng bagong road. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Secretary. Magandang hapon po. Okay. Gusto ko lang po malaman dahil lang sabi nga po, anim na buwan ang clearing operation dito sa Boracay. Ito po ba ay talagang magiging anim na buwan o medyo matatagalan pa po ng konti? Anim na buwan po yung construction. Kasama na po yung construction. Yung clearing po, nasimula na namin ngayon at pag natapos na po yung clearing, magsisimula na kami sa construction. So, as early as this month, baka may makikita na tayong construction at tuloy-tuloy na po. Okay, Mr. Ang target namin matapos in 6 months. Okay, Mr. Secretary, napansin ko lamang po dahil marami pa rin po sa likod ninyo mga nagpapasyalan dahil may mga humahabol pa po na para makita nila ang Boracay bago magsara talaga ito. Siguro marami rin local. Marami rin local. Pero pagdating sa resorts, konti na lang ang tao sa mga resorts. Siguro marami pa rin mga local at sa island. Okay, meron po rin na katanungan dito ang aking kasama si Flor Perez. Magandang tanghali po, Mr. Secretary. Si Flor Perez po ito. Nabanggit po ninyo kanina, linawin po siguro natin yung maapektuhan noong clearing operation niyo dyan sa Boracay. Gaano kahaba o ilang metro? Nabanggit niyo po kanina dyan sa reporter namin. Mga, opo. Approximately 5.2 kilometers ang haba ng road network na kiniklear namin. More than, so far, na-identify namin 200 establishments. Pero marami pa. Pero ang hindi naman yung buong establishment, i-reclaim lang namin yung right-of-way. So minsan 1 meter lang, minsan 2 meters. So depende po sa encroachment nila. Ang isa pong talagang concern dyan, Mr. Secretary, ay yung tinatawag natin na drainage. Yan po yung talagang ika nga ay nagpa-dumi dyan sa Boracay. Sa palagay po ninyo, doon pa lamang sa drainage alone lang mga ilang buwan ang itatagal bago makumpleto yung cleanup drive? Well, kasama po sa road network yung bagong drainage. Pag natapos na namin yung bagong drainage, mas malaki siya, mas malaki yung capacity. Kaya mas maayos yung planning. So, yung drainage, ilalabas natin sa treatment plants.
So para mabawasan na yung pollution dito sa Boracay. So kasama na po sa master plan natin at nakikipag-coordinate kami sa ibang agencies, yung DNR, Department of Tourism, Department of Local Government, at lahat po ng agencies nandito para ayusin, i-rehabilitate ang Boracay. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Balik tayo kay Lalain Moreno. Salamat po. Lalain, may isa sana akong katanungan pa kung magkano talaga ang cost ng rehabilitation. Yes, Ella, kahapon nga napag-usapan yan sa inter-agency meeting. At ang cost ng rehabilitation dyan ay ang proposal is 4.2 billion pesos na budget ng inter-agency para sa cleanup ng Boracay Island para sa 6-month na closure. Ito, Lalain Moreno na nag-uulat dyan po sa Bulabog Beach sa Boracay. Idineklara ang persona non grata at binigyan ng isang linggo upang bumalik ng Pilipinas si Kuwait Ambassador Renato Villa sa gitna ng issue ng rescue missions ng Embahada ng Pilipinas sa mga overseas Filipino workers sa Kuwait. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Sa state-run Kuwait News Agency o KUNA, unang lumabas ang balita kagabi na idiniklara ng Kuwaiti government na persona non grata si Philippine Ambassador to Kuwait Renato Villa. Nakasaad din dito na binibigyan ng isang linggo ang opisyal upang bumalik ng Pilipinas. Kasabay nito ay nirecall din ng Kuwaiti government ang kanilang ambassador sa Pilipinas. Ayon sa KUNA, ang hakbang na ito ng pamahalaan ng Kuwait ay bilang retaliation sa umano'y undiplomatic acts ng ilang Philippine Embassy staff na humihikayat sa mga overseas Filipino workers na tumakas mula sa kanilang mga employer. Tumanggi naman munang magbigay ng kanyang pahayag sa issue si Ambassador Villa. Una nang sinabi ng opisyal noong Martes na ipinatawag siya ng Kuwaiti government upang pagpaliwanagin tungkol sa ginagawang rescue mission ng embahada na walang koordinasyon sa Kuwaiti government. Pinatawag kami dahil nabanggit na may sinabi raw ako na hindi na kailangan ang kanilang police authorities sa pagre-rescue natin o pagkuha ng ating mga distress workers sa bahay-bahay. At di raw dapat na mag-rescue dahil minasama nila yung pagkuha ng video ng mga rescue. Yung dalawang bagay na yon. Ayon naman sa inilabas na statement ng Department of Foreign Affairs, sinabi nito na nakababahala ang hakbang na ito ng Kuwait. Hindi rin anila ito kasang-ayon sa naging assurance ni Ambassador Musaed Saleh Ahmad Al-Twaik sa pulong nila ni Secretary Alan Peter Cayetano noong Martes. Ngayong araw ay hihingan umano ng kagawaran ng paliwanag si Ambassador Al-Twaik tungkol sa issue. Muli naman tiniyak ng kagawaran na ang pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa abroad ang laging pangunahing prinsipyo ng Pilipinas sa pakikipagrelasyon sa ibang bansa kabilang na ang Kuwait. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinagtanggol naman ng ilang senador sa Ambassador Renato Villa sa gitna ng pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas ng Kuwaiti government. Nasa telepono si May Bermudez para sa detalye ng balitang yan. Yes, May? Yes, Ella. Ipinagtanggol na ng ilang mambabatas si Philippine Ambassador to Kuwait Renato Villa sa isinagawang rescue mission ng embahada sa Kuwait. Para kay Senador Vicente Soto III, bagaman dapat intindihin ang batas ng Arab Nation kung saan dapat munang ipagbigay alam sa kanilang otoridad ang sitwasyon ng ating mga kababayan, ay wala ding pagpipilian ang Philippine Embassy kundi sagipin ang mga OFWs doon. Kailangan din muna umanong siguruhin ang pamahalaan ng Kuwait na hahabulin at papanagutin nila ang kanilang mga nationals na nang abuso sa mga Pilipinong manggagawa. Pero sa kabila nito, pinaalalahanan din ng senador ang mga opisyal na maging maingat sa pagpo-post sa social media ng kanilang mga isinasagawang operasyon. Maaari kasing lalong mabinbin ang pirmahan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa dahil dito. Ginagawa lamang ng ambassador ang kanyang trabaho para naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon. Siniguro din ito na haharangin niya ang pagpapauwi nga dito kay Villa. Sa tweet naman ni Senator Ping Lacson, sinabi ni
ganitong marami ng Pilipinong nagpakita ng kabayanihan sa ibang bansa ang hindi kinilala, ngunit nagkaroon ng epektibong misyon at marami umano itong kakilalang nasa ganoong sitwasyon. Nitong Martes, maratanda ang humingi nga ng paumanhin ang DFA sa Kuwaiti government kasunod ng paglabag nga sa rescue protocol ng nasabing bansa. Bago pa ito ay nakausap naman ng Pangulo si Kuwaiti Ambassador to the Philippines, Musaled Saleh Al-Tweik, kung saan napag-usapan ng proteksyon ng mga OFW sa bansa. Sa inilabas naman na pahayag ng Department of Foreign Affairs, nakababahala ang pagpaparecall sa ambassador dahil layunin lamang umano nito na proteksyonan ang mga overseas Filipino workers. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, May Bermudez, live na naguulat mula sa Senate. Kinansila na ng Bureau of Immigration ang missionary visa ng madreng si Patricia Fox at inatasan ito na umalis ng bansa sa loob ng 30 araw. Narito ang report ni Grace Casin. Pinawalang visa ng Bureau of Immigration ang missionary visa ng Australianong madre na si Patricia Fox. Oras na matanggap niya ang order ng BI, inaatasan siyang umalis ng Pilipinas sa loob ng 30 araw. Sa isang order na inilabas ng BI noong Lunes, sinabi ni Immigration Commissioner Jaime Morente na napatunayan nilang si Fox ay nakikiisa sa mga partisan political activities na mahigpit na ipinagbabawal sa Immigration Act of 1940. Nilinaw naman ni Immigration Spokesperson Attorney Antoinette Mangrobang na nakapending pa sa BI Special Prosecutor ang deportation case ni Fox at maaari pa siyang magsumite ng kanyang counter-affidavit. Maaari ring bumalik ng bansa si Fox pero bilang isang turista. Kinundi na naman ang grupong kasama ni Fox ang desisyon ng BI. Ayon kay Lakpawis Party List Representative Ariel Casilao, isa itong malinaw na banta laban sa mga foreign citizen na sumusuporta sa iba't ibang sektor sa bansa, lalo na sa mga magsasaka at indigenous people. Si Senator Bam Aquino naman nais paimbestigahan sa Senado kung mayroong pang-aabusong nagawa ang pamahalaan sa pagpapadeport ng mga foreign national. Pero si Senate President Coco Pimentel, wala namang nakikitang mali dito. Nasa power po ng Bureau of Immigration yon to arrest, detain, and then deport foreigners who violated or who have violated our domestic laws. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, tama ang desisyon ng Immigration Bureau na pawalang visa ang missionary visa ni Fox. Dumaan o muna ito sa proseso, inimbestigahang mabuti at napatunayang lumabag si Fox sa terms and conditions ng kanyang visa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Bumagsak sa 133 pwesto mula sa 127 ang Pilipinas sa Press Freedom Index ngayong taon. Batay ito sa resulta ng 2018 World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders. Ayon sa ulat ng grupo, isa ang Pilipinas sa pinaka-delikadong lugar para sa mga mamamahayag sa Asia. Ito ay dahil sa naitalang pagkamatay ng 4 sa 5 taga-media na pinagbabaril noong nakaraang taon. Magsasagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang labor organizations sa May 1. Hindi rin makikisa ang mga labor group leaders sa Alok ng Malacanang na sumama sa Labor Day celebration sa Cebu. Narito ang report ni Aiko Miguel. Hindi pa uunlakan ng labor groups ang imbitasyon ng Malacanang na makiisa sa Labor Day celebration sa Cebu sa May 1. Bagkus isang malawakang protesta ang inihahanda ng mga ito sa paggunita ng araw ng paggawa. Sinasabi ni Ari Roque, walang backlash. Bakit biglang tumakbo sila sa Cebu para mag-celebrate? Dahil takot sila. Alam nila, magmamartsa ang halos 60 to 80,000 na manggagawa sa Malacanang para singilin sila. Yun, nagtago sila sa Cebu. Anila malaking puwersa ng mga manggagawa ang makikiisa sa protesta na pangungunahan ng Kilusang Mayo 1, Nagkaisa Coalition at Alliance of Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines. Sigaw ng mga ito na tuloy ang laban kontra kontraktualisasyon. Oh,
Kahapon sa isang press conference, paulit-ulit na pinalalabas ng labor groups ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon, kung saan sinabi nito kailangan ng mawakasan ang problema ng endo sa bansa. Giit ng mga ito na pako ang pangakong ito ng Pangulo at pinaasa lamang ang libu-libong manggagawa sa bansa. Sa malawakang protesta, ipararamdam umano nila sa pamahalaan ang pagkadismaya sa patuloy na pag-iral ng contractualization scheme sa bansa at sa hindi paglagda ng Pangulo sa isang executive order laban dito. Hindi naman lingid sa amin na ang EO ay hindi mismong batas. Pero ito yung sinasabi naming tone setting at magbibigay signal sa Kongreso, particular sa Senado, kung ano ang magiging tono ng naturang executive order. Ipinananawagan din ng mga ito ang umanay social protection at karagdagang benepisyo para sa mga kababaihang manggagawa. Ang katiyakan sa employment ng mga nagsipagtapos sa pag-aaral sa bansa. Hiling din ng mga ito na maging direct hiring na ang pagkuha ng mga manggagawa ng mga employer at hindi na idaan sa mga agency. At higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng security of tenure. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Lumagda sa isang kasundo ng Department of Transportation at Armed Forces of the Philippines para sa libreng sakay ng mga sundalo sa MRT. Kahapon nagsimula ang libreng sakay na tatagal ng isang taon. Kinakailangan lamang na ipakita ng mga sundalo ang ID at bibigyan ng magnetic pass upang makasakay ng libre sa MRT. Bukod dito, mariring magamit ng libre ng mga aktibong sundalo ang lahat ng airport lounge sa buong bansa. Ang hakbang na ito ng DOTR ay upang bigyang pagkilala at pahalagahan ang kabayanihan at sakripisyo ng mga sundalo para sa bayan. Susunod! Anim arestado sa pagkakahiwalay na by-bust operation sa Quezon City. At motorcycle rider na nagpanggap na pulis nahuli sa checkpoint sa Pasay City. Nagsimula na rin ngayong araw ang cleanup operation sa Boracay Island matapos na formal ng ipasara kaninang madaling araw. Nasa telepono si Vincent Arboleda para sa detalye ng ulat. Yes, Vincent? Yes, may otso, Ella. Kalinsabay ng pagsasara ng Boracay Island sa mga turista, sinimulan din ngayong araw ng Department of Environment and Natural Resources ang paglilinis ng isla. Pumigit kumulang sa 200 DNR employees na mula pa sa iba't ibang lalawigan sa Western Visayas at daan-daang volunteers ang nakiisasase sa sinagawang clean-up operation. Kabilang sa mga lugar na nililinis na ngayon ay ang stations 1, 2 at 3, Bulabog Beach, Wetland No. 6 at Wetland No. 7. Sa coastal clean-up, dito tinatanggal ang green algae o lumot sa dalampasigan at inilalagay sa mga buhanginan upang maarawan, matuyo at ayon sa mga locals ay para umano maging buhangin. Balak namang paalisin ng DNR Region 6 ang mga illegal settlers sa mga wetlands ng Boracay upang tuluyang ma-rehabilitate ang mga wetlands at magsilbing encatchment ng tubig sa panahon ng tag-ulan. But we are trying to recover 5, 6, 7 at saka wetland number 4. Iki-clean, ibabalik yung mga tao ron, tangalisin yung mga tao kasi wetland is no. Ang clean-up operation ng DNR ay bahagi ng Boracay Rehabilitation Plan na naglalayong malinis ang isla at maibalik sa dating ganda ang naturang world-class tourist destination ng bansa. At yan muna latest live muna rito sa Boracay Island. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Vincent Arboleda, live mula sa Boracay Island. Malaki ang posibilidad na mapabilang ang Pilipinas sa ASEAN Single Window ngayong taon. Ito ay ang sistema na magpapabilis sa palitan ng kalakal ng bansa sa lahat ng Southeast Asian nation. Mula sa Singapore, may report si Myla Guevara live. Yes, Myla. Magandang tanghali, Ella. Hindi na mahihirapan ang Pilipinas sa pakikipagpalitan ng kalakal kapag nagsimula ng mapabilang ang bansa sa tinatawag na ASEAN Single Window. Isa ang Pilipinas sa tatlong bansa sa Southeast Asia na hindi pa rin konektado sa naturang sistema. Sa ngayon, ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam pa lamang ang kasama sa programa. Ang ASEAN Single Window ay isang digital platform kung saan
saan mas mabilis ang pag-aasikaso ng cargo clearance sa mga pantalan. Lahat ng mga nangangalakal ay hindi nadadaan sa masalimuot na papeles at proseso sa customs at pantalan makapag-export lamang ng produkto. Ang pagpapalitan ng mga commercial data ay gagawin na lamang online. Enero ngayong taon, nagsimula ang ASEAN Single Window at nasa pilot testing pa lamang ang Pilipinas na inaasahang matatapos sa susunod na buwan. Sa statement na inilabas ng Department of Finance, sinabi nito na naging matagumpay ang koneksyon ng Pilipinas sa Indonesia at isusunod ang iba pang mga bansa. Sa lahat ng kailangan i-finalize sa integration ng Pilipinas, sa programa ay tatapusin sa ginaganap na ASEAN Summit dito sa Singapore. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng ASEAN Economic Community Council meeting dito sa Singapore. Si Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez ang siyang kumatawan sa bansa sa pagpupulong. Samantala, babiyahe ang delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte patungong Singapore mamayang hapon para dumalo sa 32nd ASEAN Summit. Magiging abala ang punong ehekutibo mula April 27 hanggang 28 at kabilang sa schedule ang working dinner, leaders retreat ng ASEAN Summit at bilateral meeting sa ibang leader ng ASEAN member states. May posibilidad ding makipagpulong si President Duterte sa Filipino community sa Singapore. Upang makatipid, gagamitin din ng isang 8-seater private plane si Pangulong Duterte sa pagbiyahe nito sa halip na isang chartered Philippine Airlines plane. At yan muna ang update mula dito sa Singapore. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Myla Guevara, live na nag-uulat mula sa Singapore. Dumepensa ang ilang Grab drivers laban sa mga reklamo ng ilang pasahero sa kanilang serbisyo. Tutol rin ang mga ito sa ipatutupad na masking of destination ng Grab Philippines. Narito ang ulat ni Joanne Nano. Kasunod ng dumaraming reklamo ng mga pasahero laban sa mga Grab drivers kaugnay ng ride cancellation, matagal na pag-pick up ng pasahero at mataas na pasahe. Nakipagdialogo kahapon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ilang grupo ng Grab drivers upang alamin ang kanilang panig. Depensa ng mga driver, may mga pagkakataon na napipilitan silang i-cancel ang ride booking dahil pinaghihintay sila ng matagal na mga pasahero pagdating nila sa pick-up point. May mga pasahero rin anila ang nagpapasundo sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng kanilang sasakyan. May mga pagkakataon rin anila na naiipit sila sa sobrang traffic. Yung ibang riders kasi pag sinabi nilang nasan ka na kuya, how fast can you get here? Hindi po kami supermarket at hindi namin alam ang kakalsadahan, yung mga traffic, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Yung mga lugar na pupuntahan, yung mga lugar na napakasikip, at talagang very impossible na mapapadali ang pagpunta mo. Nakiusap naman ang mga Grab drivers sa LTFRB na ibalik ang 2 peso per minute travel time charge upang makabawi sila sa kita. Sa iprinisintang datos ng isang grupo ng TNVS drivers, lumalabas na umaabot na lamang sa mahigit 600 piso ang naiuuwi ng isang driver sa loob ng 10 oras na pamamasada. Bunso dito ng mataas na presyo ng produktong petrolyo at iba pang operational expenses. Samantala, tinututulan naman ilang Grab drivers ang ipatutupad na masking destination feature ng Grab PH dahil sa posibleng banta nito sa kanilang seguridad. For us drivers, pinoprotektahan natin sarili natin, concerned tayo sa pamilya natin, and we would like to see yung kung saan yung pinaka destination, kasi ang pinaka main ano natin dito is yung security ng bawat drivers natin. Alam naman natin within Metro Manila, sir, ano, there are a lot of areas na even you will not even feel safe to go there. Mas lalo pa kaya kung meron kang daladalang brand new na sasakyan. Alam na meron kang dalang pera. Pag-aaralan naman ng LTFRB ang hinaing na ito ng mga Grab driver. We are appealing that a start on a clean slate, treat each other more with respect, be more honest, wag ho nyo hong lokohin yung mga TNVS na pababa na kayo, eh yung pala nagme-make up pa. At yung mga TNVS naman, respetuhin nyo yung mga mananakay. Sisimula ng Grab PH ang pagpapatupad ng masking destination feature sa Biyernes sa 25% ng kanilang mga driver na may mababang record ng acceptance rate. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Suportado ng Philippine National Police o PNP ang gagawing paglalabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na mga pangalan ng mga barangay officials na kabilang sa narco list. Nasa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Leia? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Pabor nga ang Philippine National Police na ilabas ng PDEA ang pangalan ng nasa 211 na barangay officials na kabilang sa narco list. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, magbibigay ito ng tsansa sa mga botante na makapili ng mga iboboto sa barangay at SK elections. Ngunit dapat aniyang idaan sa masusing investigasyon at checking kung talagang sangkot ang mga ito sa ipinagbabawal na gamot. Kahapon, sinabi ni PDEA Director General Aaron Aquino na nakatanggap na siya ng go signal mula sa Pangulo para ilabas ang pangalan ng mga nasa narco list. Nakapaloob umano sa validated list ang nasa 211 na barangay officials sa iba't ibang panig ng bansa. Sa 211, 93 ang vice mayor, mayor at iba pang matataas na opisyal. 293 naman ang kabuuang bilang subalit marami na ang namatay at naaresto. Paliwanag ni Aquino, kakausapin niya si DILGOIC Eduardo Año sa paglalabas ng guidelines kung paano ang gagawing paglalabas ng narco list. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Camp Crame. Maaari pa rin ituloy ng Senado ang impeachment trial kahit pabura ng Korte Suprema ang co-warranto case laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa liderato ng Senado, posible ang pagbotohan rin ng mga senator judges kung kikilalanin nila ang pagpapaalis sa pwesto sa punong mahistrado sa pamamagitan ng co-warranto. Narito ang report ni Nel Maribuho. Nakadepende pa rin sa Kamara kung matutuloy ang impeachment trial kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Senate President Aquilino Coco Pimentel, kinakailangan nilang mag-convene bilang impeachment court. Kapag dumating na ang articles of impeachment, may decision man o wala ang Korte Suprema sa co-warranto petition laban sa punong maestrado. Let us see whether the House will accept the decision of the Supreme Court and of course the people. Ayon sa Senate President, kung sakaling lumabas ang SC ruling sa co-warranto sa kalagitnaan ng kanilang impeachment trial, may posibilidad na pagbotohan ng senator judges kung kikilalanin ang desisyon ng korte. Ayon kay Pimentel, may posibilidad na baligtarin ng impeachment court ang magiging desisyon ng kataas-taasang hukuman sa kaso na layong mapatalsik sa pwesto si CJ Sereno. If the majority says na okay, it was a valid removal, there's no more need to remove, kasi impeachment is removal But if we believe that it's invalid, the majority says it's invalid, then we will, if from our point of view, there is still someone to remove. Therefore, tuloy namin ang impeachment. Dahil dito, ayon kay Senator Pimentel, hindi maiiwasang pag-usapan ng issue ng constitutional crisis dahil sa posibilidad na magkaroon ng banggaan ang impeachment court at Korte Suprema. The Senate as impeachment court says it's not a valid termination. Di nakahanap ng kakampi si CJ, hindi ba? Therefore, magre-report pa rin sa opisina yun, hindi ba? Then we have a crisis. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tinatangkilik na mga mamimili ang mas mababang presyo ng bigas na dala ng mga rice trader mula sa probinsya at ibinabagsak sa mga pamilihan sa Metro Manila. Nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray? Ella, mabili na ang tulong sa bayan bigas na mula sa mga probinsya. Isa sa nakausap ng UNTV News ay si Aling Crescencia na may outlet ng bigas sa Kamuning Market. Ayon sa tindera, pwedeng itantapat ang 39 pesos kada kilo nitong bigas na dala ng mga trader sa klase ng 42 to 40 pesos na kada kilo ng commercial rice. Bagamat walaan niyang kita ang mga retailers, subalit tulong na lamang nila ito at pang isang buwan lamang naman ang proyekto. Medyo apektado rin niya ang benta ng kanilang commercial rice dahil mas pinipili na ang tulong sa bayan bigas. Ayon sa grupo ng mga trader na Grecon, nasa 24,000 sako ng bigas na ang kanilang na-deliver sa mga pamilyan sa Metro Manila mula sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Isabela. Bukas naman ay nakatakdang isagawa ang billing ng National Food Authority para sa ang kating 250,000 metric tons o 5 milyong sako ng bigas. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa Quezon City.
Balak ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing land reform area ang Mindanao upang mapakinabangan ang malawak na mga nakatiwangwang na lupain doon. Narito ang ulat ni Janice Enhente. Nakatiwangwang lamang at hindi napapakinabangan ang malaking bahagi ng lupain sa Mindanao region ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman sa kanyang talupati sa launching ng balik-baril program sa Buluan, Mindanao kahapon, sinabi nito na idedeklara niyang land reform area ang rehiyon sa oras na makamit na ang inaasam na kapayapaan sa lugar. Mas mabuti aniyang ipamahagi ito sa publiko at mapakinabangan. Ibigay ko, hanapin ninyo yung lupa ng gobyerno o yung mga kampo ng militare. Pag nagkaunta ng kapayapaan, inyo na yan. Yung bukid, mataniman mo ng rubber. Mataniman mo ng palm oil. Ayon pa sa Pangulo, para naman makamit ang kapayapaan sa Mindanao, ay kinakailangang maipasa ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Itong BBL, hindi naman sinusolo ang Moroland. Parang Liberal Party o National Party, magdadala lang ng boses ng Moro para mapakinggan at maayos natin. Dagdag ng Pangulo, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maipasa ang BBL kasabay ng pagtitiyak nito na maipapasa na ito sa susunod na buwan. At ako, nangangako ako na before May, lulusot yan. Before the end of May, lulusot na yan. Pag hindi, baka mag-resign ako pagka presidente. Inyo na lang yan, hindi ko talaga kaya. Hiniling naman ng Pangulo sa mga Moro people na makipagtulungan sa pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Janice Enhente, UNTV, Do's and Rescue, Philippines. Ipinanukala ng Consultative Committee ang pagbuo ng isang loan commission na siyang magpapautang sa mga mahihirap na rehiyon sa bansa sa ilalim ng Federal Form of Government. Narito ang report ni May Bermudez. Isa sa natalakay ng Consultative Committee ang pagbuo ng loan commission sa ilalim ng federal government. Ang nasabing komisyon ang mamamahala sa equalization fund. Magsisilbing takbuhan ang loan commission ng mga mahihirap na rehiyon upang may mahiram na pondo na magagamit sa pamamahala sa kanilang nasasakupan. Sa ganitong paraan nila ay walang maiiwang mahirap na rehiyon. Ayon sa CONCOM, para lamang itong World Bank na inuutangan ng ibang bansa gaya ng Pilipinas. Lagyan na natin ng provision which will create an equalization fund to be administered by a loan commission and to be supported by all the federal states. Ang pondo ng komisyon ay manggagaling sa forced contribution o buwis mula sa mga federal states sa Pilipinas, sa mismong national government at sa sinumang bansa o international body na nais tumulong. This national income taxes are actually also drawn from the various regions, yes. Consolidate lang. Samantala, kasama rin sa tinalakay ang pagbuo ng mga federated regions. Dito pagsasama-samahin ang mga lugar sa isang rehiyon base sa sukat ng teritoryo, populasyon, kita, lokasyon, kultura at iba pa. Mas malawak na yung pwedeng ibigay mo na autonomy powers. Hindi na ganun na nakakahon. Yun ang magiging diferensya noon. Batay sa inisyal na pag-uusap ng mga miyembro ng Consultative Committee, hahatiin sa 17 rehiyon ng Pilipinas sa ilalim ng federal government. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Pasay City. Tinutulan ng Bureau of Customs ang panukala ng isang dating opisyal ng pamahalaan na ibalik sa pinanggalingang bansa ang mga nakumpiskang smuggled goods upang maiwasan ang korupsyon. Narito ang report ni Ray Pelayo. Sunod-sunod ang mga nasasabat na smuggled na produkto ng pamahalaan nito lamang nakalipas na mga linggo. Karamihan sa mga ito ay produktong agrikultura gaya ng bigas at sibuyas na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ayon kay dating Trade Undersecretary Vic Dimagiba, para maiwasan ang mahabang proseso, dapat ay ibalik na lamang sa bansang pinanggalingan ang mga nasasabat na produkto. Sa pamamagitan nito, maiiwasan pa rin ang korupsyon. For as long as it stays there, yung mga operators, quote-unquote, dyan, mapasok na yan dyan.
Boss, gawin na natin para may lalabas natin yan. Pero ayon sa Bureau of Customs, wala sa Tariff and Customs Code of the Philippines at sa Customs Modernization and Tariff Act ang pagpapabalik sa mga shipment. Wala rin sasagot sa gasto sa shipping pabalik sa pinagmulang bansa. Mahuhuli din anya ang mga smuggler kung makakarating sa bansa ang kargamento. Pag nakita natin na may ibang laman, mas maganda po yun kasi po-prosecute natin sila. Ayon naman kay dating Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, malaki ang epekto sa mga magsasaka kung makakarating sa merkado ang mga smuggled na produkto. Pag bumagsak ang presyo ng produkto ng ating mga magsasaka sa kanayunan, siyempre babagsak yung netong profit nila o kita. Suwestyo naman ni Dimagiba, higpitan ang pagpapatupad ng inspeksyon at gawin na ito mula pa lamang sa bansang pag-aangkatan gaya ng ginagawa ngayon sa simento. Dating mo dito, meron ka ng certificate. Kukuha ka na lang ng sample sa mga hardware to verify kung tama siya o hindi. Maaari rin anyang magbukod ng buffer fund ang mga ahensya gaya ng Department of Agriculture para solusyunan ang kakulangan sa mga pangunahing bilihin batay sa Section 10 ng Republic Act 7581 o ang Price Act. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Anim na hinihinalang tulak ng illegal na droga ang inaresto sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City kagabi. Narito ang ulat ni Renante Ponte. Binakit ng mga tauhan ng Quezon City Police District Station 6 ang apat na lalaki sa isang drug den sa Jasmine Street, Barangay Holy Spirit, pasado alas 8 kagabi. Target ng buy-bust operation si Ronnie Ordaveza, 40 years old alias Makmak, natulak umano ng droga sa lugar. Nang isagawa ang buy-bus operation, naaktuhan ding humihit-hit ang shabu ang tatlong lalaki na sina Mark Salazar, Franklin Baya at Isaac Soriano. Ayon kay Police Chief Inspector Sandy Caparoso, hepe ng QCPD Station 6 Drug Enforcement Unit, limang araw nilang sinurveillance sa mga sospek sa tulong ng mga kawani ng barangay. Mapapansin natin, tago sa Na-recover sa mga suspek ang 10 sachet ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Samantala, arestado ang dalawang dati ng surrendery na patuloy sa pagbibenta at paggamit ng illegal na droga sa Barangay San Roque, Cubao, Quezon City pasado alas 2 kaninang madaling araw. Kinilala ang mag-asawang suspek na sina Loreza Menzon, 47 anyos, at Bobby Menzon, 52 anyos, na mga suspected drug pusher. Ito yung pamandali ang trabaho kasi na mas malaking kikitain nila na hindi na sila magpapawis, di ba? At pwede bang makagamit pa sila. Nasamsam sa mga suspect ang 14 na sachet ng hinihinalang shabu na may halagang 7,000 piso at pinaghihinala ang drug money na aabot sa 380 pesos. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaresto ang lalaking nagpanggap na pulis na sinita dahil sa hindi pagsusuot ng helmet sa isang checkpoint sa Pasay City kagabi. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Dinala sa Pasay City Police Station ng isang lalaki dahil sa patong-patong na paglabag ng hulihin ito sa isang checkpoint sa kanto ng Naiya Road at Chapel Road sa Pasay City bandang alas 9 kagabi. Nakasuot ng uniforme ng pulis ang 35-anyos na suspect na kinilalang si Felix Verona, residente ng Velasquez, Tondo, Maynila. Ayon sa otoridad, sinita nila sa checkpoint si Verona dahil sa hindi pagsuot ng helmet habang nagmamaneho ng motorsiklo. Ngunit nagpakilala ang suspect na isang pulis. Nang ipakita umano ni Verona ang kanyang police ID, ay napag-alaman ng mga otoridad na peke ito at aminado rin ang suspect na hindi ito kailanman naging pulis. Nakuha pa rito ang 5 pulgadang kutsilyo. Galing po sa kalooban ko, yung sa puso ko na magsuot ng uniforme kasi hindi naman po makapagsabi sa superior na sir, pwede ba ako magsuot ng uniforme in actual. Malinaw po na peke ang ID niya kasi sa original na PNP ID mayroong middle name yun. Yung sa kanya, initial lang yung letter silang. Tsaka yung badge number niya malayo-malayo sa edad niya tsaka sa servisyo niya. Maharap si Verona sa mga kasong paglabag sa usurpation of authority, illegal use of uniforms and insignia, at omnibus election code.
Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasay City. Arestado ng PNP Counterintelligence Task Force ang dalawang pulis na umano'y nangutong sa mga driver sa isang terminal sa Pasay City. Narito ang report ni Leia Ilagan. Huli sa entrapment operation ng Counterintelligence Task Force ang dalawang pulis na nangungutong sa mga driver ng pampasaherong bus at van sa Malibay, Pasay City. Kinilala ang dalawang pulis na sina PO2 Jerry Adjano Jubail at PO1 Michael Mindeville Dumalanta na nakatalaga sa Malibay Police Station. Ayon kay CITF Commander Police Senior Superintendent Chiquito Malayo, 300 hanggang 500 piso ang hinihingi ng dalawang pulis sa mga driver na pumupwesto sa isang illegal na terminal sa Pasay. Sasakupan nila itong terminal. So they have the influence and jurisdiction. So we also received some reports na in fact, yung mga kulurong bases, iniskortan pa nila palabas. Ayon kay Malayo, kumikita ng 5,000 sa isang araw ang mga pulis sa pangungutong. May organization itong mga vans at other yung bus. At meron silang taong in-appoint na mag-collect sa mga from 300 to 500 na pera kukunin from these bus drivers para makabiyahe. Noong Marso pa, nakarating sa CITF ang sumbong laban sa dalawang pulis. Imbis na ipatigil ang illegal terminal, pinagkakakitaan pa ito ng dalawang pulis. The GPNP is very clear in its mandate na i-enhance yung internal cleansing natin down to the lowest levels. Sa ngayon, umabot na sa 71 tiwaling pulis ang nahuli ng CITF simula nang ito ay matatag noong January 2017. Leia Ilagan, UNTV. News and Rescue Camp Crame. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. A self-styled Indian spiritual guru who claims millions of followers worldwide has been given a life sentence for raping a 16-year-old girl. Asaram Bapu was convicted of the 2013 attack on the girl, a devotee at his ashram in Jodhpur, by a court in the city's jail. He is expected to appeal. The guru, who is 77 years old, has 400 ashrams around the world, where he teaches meditation and yoga. He is also on trial in another rape case in Western Gujarat State. Hundreds of car drivers joined an anti-government protest on Wednesday evening in the Armenian capital, Yerevan. Some cars were driving along central city streets with protest banners, others stopped and blocked roads. Armenia's political party said later on Wednesday it was formally leaving the governing coalition amid a political crisis and favored early elections. It announced its decision after police took up positions in the center of the Armenian capital as tens of thousands of people protested against the ruling elite, and the acting prime minister suggested new parliamentary elections to defuse the political crisis. California police have arrested a former police officer for a notorious spree of murders, rapes, and burglaries in the 1970s and 80s. Sacramento police say they arrested suspect Joseph James DeAngelo, 72 years old. Investigators say the suspect has been living in Sacramento area and was identified after new efforts to solve the case. Police blame the so-called Golden State Killer for 12 murders, 51 rapes, and more than 120 burglaries. Mr. DeAngelo is being held on suspicion of 4 counts of murder, the 1978 deaths of Brian and Kate Marjorie in Sacramento, and the 1980s killings of Charlene and Lyman Smith in Ventura County. And those are the stories from around the globe. I'm Darlene Basingan. Good afternoon. Susunod! Motorcycle rider na naaksidente sa Manila, nirespondehan ng UNTV News and Rescue. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na malalagdaan pa rin ang bilateral agreement ng Pilipinas at Kuwait sa kabila ng issues sa ginawang pag-rescue ng Philippine Embassy sa mga OFW sa Kuwait. Mula sa Singapore, by report Simon Hokson, live.
Yes, Mon. Magandang tanghali, Floor. Tuloy na tuloy na nga ang pirmahan sa bilateral agreement ng Pilipinas at ng Kuwait. Ito ay sa kabila ng tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos ang ginawang pag-rescue ng Philippine Embassy sa mga distressed Filipino domestic helpers sa Kuwait. Floor, sinabi ni Secretary Alan Peter Cayetano kahapon nang sa may interview dito sa Singapore, ang Pilipinas, ang gagawin ito sa Pilipinas bago selebrasyon ng Ramadan, itong pirmahan sa bilateral agreement. Mangyayari yan bago itong May 15. Pupunta sa Pilipinas ang mga representative ng Kuwait upang pagtibayin ng kasunduan. Sakop nito ang lahat ng OFW household service worker at mga skilled workers sa Kuwait. Ilan sa mga provision na kasama sa bilateral agreement ay ang pagbabawal sa mga employer na kunin ang pasaporte at mga dokumentong hawak ng mga OFW. Pagpapahintulot sa mga OFW na makagamit ng cellphone at pahintulot mula sa Philippine Overseas Labor Office kung nais ilipat ang isang OFW sa ibang employer. Subalit hindi patiyak kung malilift na ang deployment ba ng Pilipinas sa Kuwait. Samantala, wala pa rin tugon ang Kuwaiti government sa pinadalang apology ni Secretary Cayetano bagkos nais na mga ito na pauwiin na sa Pilipinas si Philippine Ambassador Renato Villa. Naipaliwanag rin ni Cayetano sa Kuwait na ang nangyaring pag-rescue ay isang emergency. Subalit hawak ngayon ng Kuwaiti government ang mga driver ng mga sasakyan na ginamit sa pag-rescue. Floor, ayon kay Secretary Cayetano, posible rin naman na mapalaya na itong mga driver dahil ipinaliwanag nila na inupahan lamang pala ang mga ito upang mag-drive at hindi kasama sa pagpaplano. Gayun din naman ay yung nangyayari ngayon ay isang normal na proseso lamang upang matiyak ng Kuwaiti government na walang nalabag sa kanilang mga batas. Yan muna ang latest mula dito sa Singapore. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Mon Hokson, nagulat na live mula sa Singapore. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang motorcycle rider na naaksidente sa Tondo, Maynila kanina madaling araw. Narito ang ulat ni Renante Ponte. Pauwi na sana ang 19-anyos na lalaking ito sa kanilang bahay sa Tondo, Manila nang maaksidente sa kanyang minamanehong motorsiklo alas 12:40 kaninang madaling araw. Nakahiga at hindi makagalaw ng abutan ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na kinilala na si Venus Del Carmen. Ayon sa Manila Traffic Bureau, habang binabagtas ng biktima ang Sandy Street sa Tondo, nang nawalan ito ng kontrol sa manibela ng kanyang motorsiklo matapos iwasan ang tumatawid na aso. Dahil sa aksidente, nagtamo ng gasgas sa noo, kamay, tuhod at paa si Venus na agad na nalapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Matapos malapatan ng first aid, ay pinagbigay alam na ng grupo sa kaanak ng biktima ang aksidente at saka siya dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center upang masuri ng mga doktor. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Manila. Maya Pogto, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatakdang ipagkaloob ng Department of Agriculture Region 3 sa mga magsasaka ng Nueva Ecija ang 17,000 bags ng hybrid rice seeds na makatutulong upang tumaas ang kanilang ani pagpasok ng wet season. Nasa telepono si Danny Munar para sa detalye ng ulat. Magandang tanghali, Danny. Yes, Prima. Magandang tanghali. Pangkaraniwan ang umaani lamang ng 80 kaba ng palay kada ektaryang lupa ang mga magsasaka dito sa Nueva Ecija tuwing wet season. Kung tutuusin, di hamak na mababa ito sa hanggang 200 kaba tuwing dry season, kumporme sa uri ng binhi. Kaya naman sa pamamagitan ng early planting program ng Department of Agriculture, matutulungan na maitaas ang ani ng mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng mga newly developed hybrid dry seed. Sa ilalim ng programa, 17,000 bags ng hybrid rice seed ang ipagkakaloob ng full subsidy sa mga magsasaka na interesadong magtanim nito. Ang mga naturang binhi ay sinasabing rain resistant, matibay sa sakit at hindi basta dinadapuan ng peste. Kaya rin itong makapag-produce ng hanggang 150 kabang palay kada ektarya. Kasama sa mga mabibiyayaan nito ay ang mga magsasaka ng Rizal, Llanera, Aliaga, Talavera, General Natividad, Cabiao at Lunsod ng San Jose na dadaanan lamang ng irigasyon mula sa NIA o PRIS. Sana po ay ito pong mga mambibriefing namin ay magtanim po, subukan magtanim ng hybrid nitong early wet natin. Kasi nga po, ani po tayo nito sa buwan ng Agosto hanggang Setyembre. So
So nakalihis po tayo sa malalakas na bagyo at hindi pa ko masyadong maulan yung mga buwan na yan. So nakasiguro po tayo na kung ang tatanim po natin ay hybrid, mas malaki po ang magiging ani natin. Mas malaki ang kita. Muli ring hinihikayat ng Office of the Provincial Agriculture ang mga magsasaka na magtanim ng maaga upang maiiwas sa malalakas na bagyo na karaniwang pumapasok sa buwan ng Oktubre. Sisimulan ng early planting program ng Department of Agriculture, katuwang ang National Irrigation Administration at Office of the Provincial Agriculture sa Mayo hanggang Hunyo ngayong taon. Balik sa iyo dyan sa studio, Prima. Maraming salamat, Dani Monar, nag-uulat mula sa Nueva Ecija. Samantala, nahuli na ang top 4 most wanted person ng Butuan PNP habang arestado din ang isang bading na college dean sa sextortion activity sa Surigao City. Narito ang ulat ni Raymond Octubre. Nasa kustudiya na sa Butuan PNP ang top 4 most wanted sa Butuan City Police Station 2 sa barangay Mahoganining Nakbayan. Giila ang suspect na si Rex Villanueva alias Dodong Bangkay nga adunay kasong murder ug dugay na nagtago. Sumala sa Butuan PNP, Abril pa niya itong naging tuig, dihang minggawas ang warrant of arrest sa suspect. Naging successful yung arrest niya sir kasi nga doon sa tulong ng community natin sa mga informants, na-locate natin yung kung saan yung location niya sir para mahuli itong subject natin sir. Sa kasamtangan, nakadetine ang suspect sa BCPS2 Custodial Facility. Sa laing bahin, nagkatubang sa kasong paglapas sa anti-sexual harassment, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 o kasong rape ang college dean nga si Randy Laurente tungod sa sextortion activity. Subay kini sa pagkasikop sa iyaha sa entrapment operation sa NBI Caraga sa usa ka hotel sa Surigao City. Gipahigayon ng operasyon batok sa suspect gumikan sa pagsumbong sa usa ka estudyante nga gibahara ni Laurente nga i-post sa social media ang ilang sex video kung dili kini musugot sa iyahang gusto. Nasa kustudiya karon sa Surigao City Jail ang suspect. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Samantala, mag-iikot sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang mga kadete ng Philippine Military Academy o PMA para sa kanilang taunang Southern Tour na naglalayong makahikayat ng marami pang papasok sa akademya. Mula sa Zamboanga City, may ulat si Dante Amento live. Buenas tardes, Dante. Buenas tardes también, Prima. Al llegar a Ciudad de Zamboanga este día el mega cadete del Philippine Military Academy. Parte este del Diila Southern Cruise o Tour que objeto promueve el PMA na mga jóvenes y kumbida entra aquí. Target del administración del Premier Military School que anda na mga primario ciudad na país cada año. Na Mindanao, Esperanzao, incluido el Davao City y General Santos City. We would like to call families who would be willing to sponsor the PMA cadets who will be arriving. Christine Dulalas, an officer of the PMA and a Sambuangueño, came to me today and we have coordinated programs. Acerca de ese cuantos actividades también hay hace y participa el mga cadete na ciudad de San Juan. Manyana aga ay partisipa Elios na un clean-up drive na siya sa Zamboanga Boulevard. Ina Sabado at sa Domingo ay ati estos un silent drill. At yan mandamira el mga kadete del PMA, Deferente Military Formation, yal ila at inigas sa Unel Kusil. Esta na Zamboanga el mga kadete at sa Domingo, Abril 29. Esa la noticia de la Contigo Prima. Muchas gracias, Dante Aumento, nag-uulat mula sa Zamboanga City. At yan ang ating mga balitang prompti. Ako si Frima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Abiso po sa ating mga kasangbahay dahil may nakadakdang water interruption ngayong araw ang Maynilad sa bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa at Caloocan. Mawawalan ng tubig ang bahagi ng Barangay Almanza 2 sa Las Piñas City, Barangay Poblasyon, at Tunasan sa Muntinlupa mula alas 11 ng gabi, mamaya hanggang alas 3 ng madaling araw, yan po ay bukas. Ito ay dahil sa maintenance activity ng Maynilad sa Daang Hari Pump Station. Samantala, alas 11 ng gabi din hanggang alas 4 naman ng madaling araw, bukas ang water interruption sa bahagi ng barangay 152 sa Caloocan City. Dahil naman ito sa maintenance activity sa Makaneneng Kanto ng Bangkal.
Pinapayuhan po ng Maynila ang mga maapektuhang residente na magsimula ng mag-imbak ng tubig. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.